Hello friends! Ito po, step by step kung paano mag-request ng ads on Reels sa ating Facebook page at personal Facebook account. Paalala po muna, bago tayo mag-send ng request kay Facebook, siguraduhin po munang ready ang ating Facebook page or personal Facebook account. Meaning, malinis yung account natin, walang policy issue, walang violations or restrictions. Ito po ang eligibility requirements for ads on Reels. Wala pong requirements ng number of followers or ilang Reels videos ang na-upload natin. Siguraduhin lang po nating malinis yung mga account natin. Sundan nyo lamang po ito kung paano mag-request ng ads on Reels. Para sa mga gumagamit ng Facebook page, click po natin itong settings. Tap page settings. Scroll up. Dito po sa baba, New Pages Experiences. Tap Page Quality. Dito po makikita Pages No Issues, screenshot po natin. Next, tap Page Recommendation. Dito makikita na recommendable po yung page natin. Screenshot po natin ito. Scroll up, makikita po natin dito monetization. Tap. Dito po isa-isahin nating i-check yung mga tools natin na walang policy issues or violations. So open nyo lang po yung mga tools nyo dyan like Stars kung meron kayong in-stream ads and other tools. Balik po tayo dito sa menu settings, sa baba, help and support. Then tap support inbox. Tap your alerts. So walang violations, screenshot po natin. Ngayon, back tayo. Dito naman tayo sa ating professional dashboard. Paalala po, dapat kulay berde or green yung mga performance natin, hindi negative or kulay pula para mas mataas yung chance na ma-approve yung request natin. So, screenshot nyo din po yung performance nyo. Ngayon, dito naman tayo sa ating profile. Tap yung tatlong dots sa gilid. Scroll up, sa pinakababa, kailangan po nating i-copy itong page link natin. Copy link. Ngayon, magsisend na tayo ng message or request kay Facebook. Dito sa settings, sa pinakababa, scroll up, help and support. Report a problem. Scroll up. Makikita nyo ang continue to report a problem. Tap include in report. Scroll up, select po natin ang pages. Dito sa describe the issue, ito po ang itatype natin. Dear Facebook Ads team, I am writing to request the ability to advertise on Reels. My account has no violations and all uploaded videos are mine. I would be grateful if you consider my request. Thank you. Here is my page link. Huwag po natin kalimutan na i-copy yung page link natin sa pinakababa ng message natin. Ngayon, i-attach naman natin yung mga na-ready na natin na screenshots. X natin itong attachment. Then upload from phone. Isa-isahin po nating ilagay dito yung screenshots ng page quality, page recommendation, your alerts, at performance po natin. Kung okay na po lahat, tap natin yung arrow sa taas para ma-send na yung request natin. Ngayon naman para sa personal account, tap 3 dots. Scroll up, copy natin yung profile link natin. Sa taas, tap Account Status. Makikita natin dito kung may restrictions tayo.
Screenshot natin ito. Ngayon, punta tayo sa ating professional dashboard. Paalala po ulit na mas maganda kung lahat kulay berde, hindi negative or pula yung performance natin. Screenshot po natin ito. Scroll up tayo, tap monetization. Dito, isali po natin ito, screenshot. Balik tayo dito sa menu, scroll up, help and support, support inbox. Tap your alerts. Ayan, no violations, screenshot po natin ito. Ngayon, magsasend na tayo ng request kay Facebook. Scroll up, help and support. Tap report a problem. Scroll up, continue to report a problem. Tap include in report. Dito naman, select natin ang profile. Katulad lang din kanina, describe the issue, eto po. Dear Facebook Ads Team, I am writing to request the ability to advertise on Reels. My account has no violations and all uploaded videos are mine. I would be grateful if you could consider my request. Thank you. At huwag po natin kalimutan i-copy-paste yung profile link sa baba. Ngayon, mag-attach tayo ng mga na-ready natin na screenshots. Yung ating account status, your alerts, performance, at ang ating monetization. At kung okay na po lahat, tap natin yung send na arrow sa itaas. May mga maswerte pong approved na agad in just 3 days, 5 days, yung iba 1 week, yung iba naman umaabot ng 1 month or more. So antayin na lang po natin na mag-notify si Meta. Follow for more updates, tips, and tutorials.